Okay, so we have another question from Mr. Dandan Rivera Baldono. Is he connected, partner? I-check naman kung konektado siya, si Dandan. Yes, sir. Dito po ako, sir. Ayun. Medyo blurred ka. Hindi malabo yung camera mo, Dandan. Malabo po camera ko, sir. Okay. So, thumbs up nga. Pinadala mo tong tanong na to. Kahit thumbs up lang. Okay. Para patunay. Baka kasi sabihin ng iba, iniimbento lang natin yung mga tanong. Eh, no? Okay. So, ito yung question mo, ha. Related to dun sa naunang diniscuss ko, no? What is the volt ampere input, ayan, of a fully loaded, no, parang KFC, ha? Fully loaded 10 horsepower 208 volts 3-phase motor? 3-phase, kanina kasi yung example natin single phase motor lang, eto 3-phase motor. Ano ang i-consider mong volt ampere input? Alam mo, parang ito rin yung ilalagay mo sa load schedule pag meron ka ng 3-phase motor na ganitong capacity. No? Dandan, nakikinig ka ba dyan? Dandan, hello. Yan din yung ilalagay mo sa electrical plant. Parehas din ng unang tanong natin kanina. Kaya lang ang kaibahan nitong tanong mo, 3-phase siya, kanina single phase. Okay. So, 10 horsepower, 208 volts. Kukunin natin ang amperahe. Basa. Basa tayo, ha. May sagot na ako. So, pakita natin. 10 horsepower, 208 volts. Siguro, next time, partner, wala muna yung sagot, no? Para medyo excitement. Okay. 10 horsepower. Ito po, nasa table 4.3, 4.30, 4.14, 4. The full load current 3-phase alternating current motors. Iba po ang table na to kumpara po sa single phase kanina. Sino mas mababang kuryente? Si single phase o si 3-phase? With the same rating. Kaya pakita ko kayo, ha. Di ba yung 10 horsepower natin kanina, sabi ko, kung 10 horsepower, ilan ang amperahe pag single phase at 230 volts? Tingin, ha. Ito, 230, 10 horsepower, ilan ang amperahe? 50 horsepower. Okay? 50 amperes, 50 horsepower. 50 amperes. Okay? 50 amperes. Ito, nakikita nyo naman dito, mga kawerpa. Ngayon, o, pansinin natin, ha? 50 amperes. Lagay natin sa isip natin. 50 amperes, 50 amperes. 230 volts. May sandali, ilang ampere pa yung living niya? At 208 volts pala dito. Sa 208 volts, ilan? Ito yung 208 volts. Single phase muna, ha? Tingnan nyo, ha? 55 amperes. Sa 208 volts, 55 amperes. 55 amperes. Punta tayo sa 3-phase, mga kawerpa. Okay, medyo bibilisan ko lang kasi marami pa tayong gagawin. Hindi ko alam kung aabot pa tayo sa substation. Okay, sige. Tingnan natin to. 208 volts. Ano sabi? Ilang volt ulit? 208 volts, no? 10 horsepower. Ilan yung kanina? 55 ampere. So, 10 horsepower, 208 volts. Okay, para multiplication table. Oy, 30.8. Sige na kayo kung di nyo po nakikita to, ha. Kung nasa PEC, may PEC kayo dyan, buksan nyo na po. Siguro next time, partner, iaano natin, ang tawag doon. Susum in natin, iaano. O kaya papakita na lang natin yung portion na ano. Pasensya na po kayo. 30.8 po ang nakasulat dito. Sa 10 horsepower, 208 volts, 30.8 amperes. O di ba mas mababa ang kuryente ng 3-phase? Yun kasi ang advantage ng 3-phase. Sandali nga, yung 230 ay yung 30.8. I-times nyo nga ng square root of 3. More or less ilan yun? O more or less 53.35. Which is malapit doon sa 55, no? Napansin nyo ba? Approximately, yung mga values dito sa 3-phase, times nyo lang ng square root of 3. Yun yun. Magkalapit siya doon sa single phase. So, ganun yan. Okay, makinig po, ha. Makinig. Kung 3-phase naman ang motor mo, o alimbawa, kung may aircon ka na 3-phase, may ganun kasi, no? O kung meron kang motor na 10 horsepower, 208 volts, 3-phase motor, sabi natin, no, 30.8 ang amperahe natin. Dito tayo, partner. Pagka 3-phase po, ang formula ng power natin ay square root of 3 times the line voltage
line current. That is the apparent power, no? Apparent power. Okay. So yung S natin, that's equal to square root of 3. Ano ang load voltage natin? Line to line voltage natin ay 208 volts. Ano ang kuryente natin? Yung kanina, yung nasa table natin, ay 30.8 amperes. So, i-compute po natin, mga kawerpa. Using up, okay, mag-compute na po kayo dyan. Use your calculator. Okay? So, square root of 3 times 208 times 30.8 equals. Ayun, ang aking sagot ay 11,096.21029. Tama ba, mga kawerpa? Kita ba, partner? Makasabihin nila, may daya eh. O, ayan ha, nakita nyo mga kawerpa. Nagko-compute din po ako dito. Sana kayo din, nagko-compute dyan para masanay kayo. Okay? So, ang sagot ko po ay 11,096.21029. Sinulat ko na ng buo. Volt ampere. Okay, mga kawerpa. Yun ang ating sagot kay Dandan. Ayun, oh, letter D. Tama yung sagot natin. Yan ay 100% sure tama ako dyan. No? Kasi nakasulat na sa ano eh, sa Biblia, di ba? Yung ating Biblia ay yung ating Philippine Electrical Code. Okay? Ayun ang power input. Parang yung example po natin kanina, balik tayo dito partner. Ibig sabihin, yung 2,300 watts, ito po yung power input. Ano ba ibig sabihin ng power input? Simple lang po. Ito po yung motor mo. Okay? Kasi may tinatawag na power flow. Yung power input, yun yung ipapasok mong power dun sa motor mo para umikot siya. Ngayon, ang motor po kasi natin, meron siyang shaft, di ba? Meron siyang mechanical load. Papaikutin mo yung motor mo. Papaikutin mo yung load mo, yung motor mo. So, pag umikot yung mechanical load mo, no, you need the power output. Yun na yun. Yan yung power na kailangan mo. Power needed to rotate your mechanical load. No? At full load, sabihin natin. Ano? So, ang difference ng power, ang power input, kaya nga siya ang base yan sa pagsasize ng wire. Eh, oh. O, di ba may breaker pa dito yan, o fuse. Kasi dito siya sa input side, yung breaker, tsaka fuse natin, tsaka wire natin. Yun ang basihan natin, yung power input. Kasi ang power output ay nandoon na sa load side. Nasa load side na siya. Kaya hindi mo i-consider itong power output na direct conversion. Amen po ba? Tamsa kung nasundan ako, mga kawerpa? Nasundan ba tayo, partner? Ayun, di ba? Thank God, ano? Kasi kahit magkakalayo tayo, para tayo may classroom dito, mga kawerpa, di ba? So para tayo may classroom. Kasi hindi kayo kakasya dito sa classroom namin, ano? Lima lang dito, siksikan na. Ngayon, ilan kayo dyan? Okay? Sa ating mga Facebook viewers, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Tayo po yung nagko-conduct ng libreng REE and RME mentoring. No? Live na live po tayo ngayon, mga kawerpa. Ngayong August 22, okay? 2021. Anong oras na ba? 10:35 a.m. So, ayun na, sagot ko sa iyo, Dandan, ha? Letter D. Thank you, sir. Salamat. Salamat sa iyo. Thank you.